Hello, good evening po si Nurse Caloy. Andito na po ako sa Pilipinas. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, tanghali o gabi. Sa aking mga kaibigan dito sa Pilipinas at yung aking naiwan na kaibigan sa Hawaii. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko pong gawin itong video na to dahil sa aking mapait o hindi ka nais-nais na karanasan dito sa aking napuntahan na quarantine hotel. At ang pangalan ay Red Doors dito sa EDSA, Pasay. Ang nangyari po, I went to dun sa Phil website ng PAL at nagpunta po ako sa booking yung quarantine hotels and I went through all the list. At nag-book po ako, and then karamihan ng binooking ko. Gusto ko kasi dito sa area na EDSA, Pasay, kasi malapit lang pag dito pumunta yung driver mag-pick up sa akin from Dasmariñas. Karamihan o fully booked. Tulad po dun sa akin na pinag-quarantina nung last December, fully booked. Kaya dito po ako dinala ng isang call center agent sa under Agoda. According to the guy I was about, they were the ones answering all the calls for pre-booking sa mga hotels dyan sa Metro Manila. Sa madalit sabi, dumating po ako rito kahapon from the airport after so many cheche-bureche verification ng booking, verification ng PCR, matagal. We were stuck there for more than 3 hours. So I arrived dito sa hotel mga 9 p.m. I was so tired, but then sasabihin sa akin ng employee or staff na I was not booked on this hotel kasi fully booked na sila. So cut the story short, I was upset and definitely was mad kasi pagod na ako. But anyways, nagawa nila ng paraan ang isang room na single bed lang. Sabi ko, hindi yan ang binook ko. Ang binook ko is double bed. One room kasi, 2 adults ang mag-i-stay. So, ginawa nila, dinagdagan ng isang kama, yung room, para sa aking brother-in-law na PWD. Anyways, nakatulog ako that night, kagabi, dahil sa pagod. Kanina umaga, may narinig ako kasi bumaba rin ako. Isang one lady was complaining. And I recognized the lady kasi nakita ko siya sa aeroplano. So sabi ko, excuse me, may complain din ba kayo? Ay, oo, sabi niya. Kasi hindi yun yung room na in-expect ko, ganun. Wala man lang kape, wala man lang breakfast. Wala. Ay, sabi ko, pareho tayo. Yung dilemma. So, nag-introduce nga ako na taga-Hawaii din ako. So, ganun din siya. Sabi niya, nakita nga niya ako sa aeroplano. Itong matindi. Later on that day, kanina, may nakausap din ako a lady from California and she messaged me about her experience. As you can read on the video, yun pong kanyang dilema at kanyang grievance. Marami rin ho siyang pinagdaanan. Malala pa sa kanya kasi 2 rooms pala ang pinareserve niya at she did not get what she expected and she was very disappointed. Kaya warning ko po sa ating mga kababayan, balikbayan o non-OFW na gusto magpabook dito sa Metro Manila, make sure po na makuha nyo yung room o yung amenities na sinabi sa inyo sa booking ng mga call center agents na yan. Kasi itong mga staff dito, I don't blame them kasi sila po ay sumusunod lang daw sa mga bookings na binibigay sa kanila ng Agoda o ng other call center agents sa kanila. I even talked to the customer service at medyo nainis ako dahil sabi po niya, ay, as Agoda pala kayo nag-book, eh sana po kayo na lang po tumawag sa kanila. So, I got upset and sinabi ko siya directly. Alam mo, sabi ko,
nakausap ko na yung Agoda and I don't want to call them back again. Kaya nga ako, I was pushing dito sa employees nyo na kumausap, nakausapin ko ang management at ikaw nga ang representative. So, wag mo sa akin sabihin na ako ang tatawag sa Agoda o yung call center agent because that's your job. I am filing a grievance to you, tapos wag mo sabihin na ako ang tatawag. Pwede kayo na akong tumawag. So, which she recognized or realized na upset na ako galit. Kaya sabi sa akin, okay po sir, tatawagin mo po Agoda and I will update you after I talk to them, sabi ko. But anyways, I'm waiting now. Kung baka bukas, malalaman ko resulta. But anyways, I'm doing this video to warn para paalalahanan ko ang ating mga kababayan dyan sa Amerika at sa other parts of the world na before you do your pre-booking, make sure po na makukuha nyo yung rooms, amenities. You better ask them everything. Or, sabi sa akin ng empleyo din rito yung isa, si Joy at saka si Vince, better if you call the hotel directly. But good luck kung may sasagot. Kasi sinubukan ko po yan. Matagal kontakin ang mismong hotel. Yun lang po ang aking tips at babala or para kayo ay mawarningan. Salamat po ng marami. Ito po, nagtsatsaga na lang dito sa hotel nito kasi we are so tired, maraming luggages, wala nang bakante sa ibang hotel at ayaw ko na rin pong lilipat na naman dahil ito nga yung area of choice ko, mas malapit sa aming lugar sa Cavite. Magtsatsaga rin kami. Anyways, 9 more days. Ang isang problema namin dito is yung food. Kaya yung nakilala kong dalawang ladies, they're ordering food from Panda Grab, which is an additional expenses for them. Ako merong what you call resto bar malapit dito sa building, sa kanila ako mo-order at ganun, we were surviving pero we were so frustrated and disappointed. Kaya po, ingat po kayo sa pag-pre-booking. Yun lang po, maraming salamat. If you can put down your comments and I will answer, tutugunan ko ba ang inyong komento. Maraming salamat po, Nurse Caloy. Salamat, good night, and bye-bye.